ako po si Remy Torquator Alvir. Ako ay taal na taga-Antipolo, bagamat ako'y pinanganak sa Caloocan, pero dito ako lumaki sa Antipolo. Masaya ang aking mga karanasan sa Antipolo dahil maliliit pa kami ay nag-aral na kami ng catechism dito sa kumbento ng Antipolo noon, Immaculate Conception Church siya. At ang mga nagtuturo sa amin ng religion ay mga madre. At ang aming incentive nung araw ay mga estampita. Kaya hindi kami umaabsent para makakuha kami ng estampita. Tapos may mga dala kaming kamya na galing sa tabi-tabi ng aming bahay. At tuwan-tuwa naman kami pagka kami nagpupunta dito tuwing Sabado ng hapon. Kasama ko mga kapatid kong maliliit pa din. Marami akong karanasan at saka mga memories dito sa Antipolo. Nagsimula pa nung kabataan ko dahil dito ako bininyagan, dito ako nag-first communion at saka confirmation. Tandang-tanda ko nung aming first communion ay pinakain kami ng breakfast pagkatapos sa communion at ang pinakain sa amin ay pandesal na may palamang carne norte, na dry carne norte. Tanda ko yun dahil nasarapan ako. Kaya nung nasa New York ako, pagka ako'y nagugutom, kuminsan ay gumagawa ako ng sandwich na carne norte sandwich. At ang naalala ko ay yung Antipolo, yung aking first communion. Ang Our Lady of Peace and Good Voyage ay matagal nang kilala sa maligayang paglalakbay. Kaya pumunta ako dito, maski nung last day ko dito sa Antipolo bago ako pumunta ng US ay nagdasal ako talaga sa kanya na patnubayan niya ako sa aking pagpunta sa States dahil hindi ko rin alam kung anong mangyayari sa akin doon. Kasi ang nagpapunta sa akin sa States ay aking kapatid na pinakamatanda sa amin at sinabihan ko lang siya, sinulatan ko siya na ayoko na dito sa Antipolo, gusto ko magpunta na dyan. Pwede ba akong magpunta dyan? Tapos pinadala naman niya agad ako ng pera, tsaka in-encourage niya ako. Tapos, sabi niya, bilisan mo. Kaya inayos ko agad yung lahat ng mga dapat ko ayusin. Passport, tapos mga plane tickets ko, lahat. Tapos hindi ko sinabi sa mga kaibigan ko na pupunta ako sa States. Nilihim ko sa kanila layon. Tapos sinabi ko lang nung malapit na ako umalis na pupunta ako sa Amerika. Sabi ko, tapos nagulat sila. Tapos yun, nihatid nila ako sa States, tapos sa airport. Pagkatapos, yung anong nandun ako sa Amerika, kahit nandun ang kapatid ko, syempre, ibang surrounding, unfamiliar yun, unfamiliar location. Tapos, nagtrabaho agad ako sa United Nations. Tapos, dasal naman ako ng dasal kasi wala na kaming ibang relatives doon. So, parati akong nagdadasal. At saka, at the back of my mind, hindi ko nalilimutan ang Birhen ng Antipolo. Gustong-gusto ko talaga siya dito. Gustong-gusto ko talaga na parati siyang naiisip ko. Maraming pagpapala ang aking natanggap buhat sa Birhen ng Antipolo. Dahil umalis ako dito nung bata pa din ako. Pagkatapos ko mag-graduate ng college, ay sandali lang ako nagtrabaho at nagpunta na ako sa States. Pero tuwing akong uwi dito sa parabalik bayan, sa Antipolo, ay tumadalaw kami parate sa Our Lady of Peace and Good Voyage. Pero hanggang ganun na lang. Kaya kahit na nasa US ako, parati ko naalala ang pagbalik sa mahal na Birhen. Kaya natuwa ako noong panahon ng pandemya dahil nayaya ako ng aking kumare si Rosy Desus na sabi niya mag-online mass ka sa Antipolo. Kasi dati ang aking mga online masses ay sa iba-ibang church, especially sa Blessed Sacrament Catholic Church ng Hollywood. Kasi ang anak ko doon nakatira sa Hollywood. Pero nung simula nung nag-online ako sa Antipolo dahil tinatag nila ako ni Rosy tsaka mga kamag-anak ko, nakikita ko yung pangalan nila doon sa mga comments.
Kaya nasayahan ako. Kaya araw-araw, wala akong mintis ng pag-attend ng online mass. Kung hindi ko man makita yung live, ay sa replay. Parati ako dyan sa replay. Kaya napakalaki ng aking naging pagkakilala sa mahal na Birhen at nagpapasalamat ako dahil sa yun ang magandang nagawa sa akin ng pandemya. Nawili ako sa panonood ng mga online masses at saka yung mga activities. Especially yung si Father Nante meron noon na hapag ni Maria na ano niya, program niya, pagpapakain sa mga poor. Kaya tuwa-tuwa naman ako doon. Kaya parati kong pinapanood yun. Tsaka yung mga tumutulong sa kanya noon, mga biyaheros. Dahil kasi I relate to him. Dahil kasi sa New York at sa US, ang aking mga favorite charities ay yung Feed the Children, Help the Homeless and the Poor People, tsaka yung may rescue mission sa New York, tsaka yung Covenant House na nagpapatuloy ng mga wayward kids at saka yung mga walang matulugan sila sa gabi. Yun, supporter ako. Tapos, lumaki na nga yung pag ng ni Maria, naging tinapay ng Birhen na. Tapos, andun nga parate, supported ni, initiated by Father Nante, kaya ang daming volunteers. Kaya, nakakatuwa yun. So, hindi ko nami-miss. I try not to miss yung mga ganyan. Kasi, pinapanood ko at saka sagot pa nga ako ng sagot. Greet ako ng greet sa kanila. Kasi napamahal na sila sa akin. Kasi I relate to their apostolate. Kasi yun yung mga tuko sa pagpapakain ng mga mahirap na tao. Ganyan. Alam ko talaga na ako'y ginagabayan ni Mama Mary at ng Diyos. Dahil kasi kahit anong mga nangyayari sa paligid ay nalalampasan ko yun. Hindi ako napapahamak at yun ang aking mga prayers. Nagdadrive kasi ako noong araw dahil sa trabaho ko. Kaya habang nagdadrive ako, kinakanta ko yung mga gospel songs, especially yung Come Holy Spirit. Kaya habang yung lahat ng duration ng aking pagdadrive ay ang dami kong mga hymnals na nakakanta. Pagkatapos, nagkaroon ng bad years sa New York, pati sa, I think it's all over the world, noong mga 1990s. At parami naghirap. Ang economy ay bumagsak. At isa na rin ako sa bumagsak dahil kasi real estate ang aming business. At saka broker ako, real estate broker ako. Tapos, hirap na hirap ako kasi yung mga deals ko dati-rating magagaan, nung mga panahon na yon ay talagang naging napakahirap para sa akin. Kaya, minsan, almost in the bag na yung aking deal, pero tumataob pa. Tapos, hindi natutuloy mga transaction ko. Kaya, in short, wala akong income. Tagal namin walang income. Biro mo tagal nung years na yon, 1990s. So, dasal ako ng dasal kay Mama Mary, sa Diyos, kay Jesus, ganyan, no? Na sabi ko ay tulungan naman niya sana kami at wala naman akong nagawang masama. Tapos one time, kasi nung mga panahon na yon, nag-join ako ng mga prayer meetings sa New York. So, every Friday yon. Kaya bago akong umuwi, ay dumadaan ako doon sa mga paninumbahay, gaganapin yung prayer meeting. At nag-iisa ako bago akong umuwi, ay dinadrive ko yun, dadaan muna ako doon. One time, ang aking napuntahan ay doon sa isang bahay sa Jackson Heights, sa Queens, na mga 2 kilometers away from my own house. Tapos, nandun si Our Lady of Fatima, no? Tapos, nagdadasal na sila na dumating ako sa basement sila. Tapos, so nag-join ako ng dasal. Pagkatapos ng dasal, umakyat na sila sa itaas para magkakainan. Ako naman nagpaiwan doon sa basement na doon ang Lady of Fatima, doon siya, no? Yung altar nila doon. Pagkatapos nagdasal ako ng nagdasal, yung panahon na yun yung
panahon ng hirap ng buhay namin financially, talagang almost rock bottom na kami noon. Tapos nagdadasal ako sa kanya. Tapos dinadasal ko yung aming personal situation. Nagkakandaiyak ako sa pagdadasal sa kanya. Tapos pagkatapos, simula noon, napansin ko na gumaan na yung mga deals ko, tsaka naging okay na ako, na wala yung mga stress ko, ganyan. Tapos, nagpasalamat naman ako kasi nakaka-recover na kami, tapos gumaganda na ang takbo ng buhay. Pero noon, wala pang year 2000 noon, ang tagal-tagal ng panahon na yon, ng 1990s, na pati yung mga tenants namin na wala ng trabaho, tapos hindi makabayad sa akin ng rent, doon lang manggagaling ang pambayad namin sa mortgage. Kaya hirap na hirap ako. Ginagawa nilang installment yung bayad sa akin, which is not good. Kaya nagkaka-late-late ako sa pagbabayad ng mortgage. Pero after that, simula nung umayos na ulit yung aking sariling income as pagka-broker, ay gumanda ng takbo ng buhay ko. Tapos year 2000 na, papaayos na. Kaya hanggang ngayon ay very thankful ako talaga dahil hindi na bumalik yung paghihirap namin noong araw. Dahil sa Diyos, dahil kay Mama Mary, dahil talaga dun sa kanya ako nagdadasal. Tuwi akong may problems, dadasal ako sa kanya. Tapos, may isa pa akong istorya. Nung panahon pa din to ng pandemya, tumisan, nagkakaroon ako ng parang depression bout na hindi ko naman maintindihan kung saan ang gagaling. Kunyari, natutulog ako, pagising ko, ay lungkot ako na parang something is wrong with me na ano. Tapos, dadasal lang ko yun dahil kumisan din nga ako makatulog kung bakit hindi ko maintindihan. Tapos, pagising ko sa umaga, doon na sa New York, sa bedroom ko, isang umaga, talagang hindi na ako makatiis, talagang naiiyak ako. Tapos, dasal ako ng dasal kay Mama Mary na dahil kasi panahon na yun, nag-online mass na ako parati, no? Tapos sabi ko, bakit ganito? Sabi ko, anong dahilan? Sabi ko, bakit po ako malungkot na malungkot? Bakit ako parang may problem na hindi ko naman masabi ko ano? Tapos, naramdaman ko, merong very, very light and thin na dumapo sa aking shoulder. Parang may ano sa akin, o may gawa niya sa akin, tumapik sa aking balikat. At alam ko, yun, sagot niya yun, si Mama Mary yun, dahil siya ang dinadasalan ko noong panahon na yun. Tapos, biglang nagliwanag yung kwarto ko, naging aliwalas siya, gumaan ang ano niya. Tapos sabi ko, ay, si Mama Mary, sabi ko, sinagot ako, dinalaw niya ako, sabi ko ganyan. Tapos, simula nun, na rin, umayos na ulit yung aking attitude, pati yung perspective ko. Sabi ko, bakit ba ako malulungkot? Wala naman dapat kalungkutan. Tapos yun, tuloy-tuloy na. Kaya hindi ko talaga malilimutan ang mga blessings ni Mama Mary. Tapos itong lately, nabalitaan ko nga na pupunta sa Connecticut si Father Nante dahil doon sa mag-i-install siya na magdadala sila ng Mahal na Birhen doon sa Assumption Church sa Diocese of Bridgeport sa Connecticut. Kaya binantayan ko yon. Tapos nakita ko yung announcement ng Bridgeport Diocese. Tapos nakita ko yung pangalan, Father Cyrus, ang namamahala doon. Tinawagan ko siya. Tinanong ko sa kanya, kunonfirm ko sa kanya yung arrival ng delegation ni Father Nante. Tapos sinabi naman niya, specifically, ang kanilang mass ay November 12 at 2 p.m. Kaya, prior to that, nakapagtanong na ako. Sabi ko, paano kaya ako pupunta dito? Sabi ko, kasi hindi ko kabisado yung Connecticut. Sabi ko, ako na lang yata ang nag-iisang taga-Antipolo doon sa lugar namin at ang mga iba ay either malayo o nakauwi na dito. Kaya sabi ko, problema ko talaga. Paano kaya ako pupunta? I cannot miss
Mama Mary for the world. At saka, I want to meet Father Nante kasi si Father Nante, up to that time, ay Facebook friend ko lang siya. Kaya sabi ko, biro mo. Pilgrimage sila from Antipolo to the United States. Pagkatapos, mami-miss ko. Samantalang ibang tao, alam ko, nagpupunta pa sa Europe, kung saan saang lugar, para mag-pilgrimage. Eh ito, sabi ko, taga-Antipolo pa naman ako. At mismong Our Lady of Peace and Good Voyage ang darating. Sabi ko, kaya naghanap ako ng kasama ko, pero naka-destined ng mind ko na sabi ko, ay magka-car service na lang ako. Kahit ko ako mag-iisa, magpapahintay na lang ako sa taxi para makarating doon. Pero may nakausap ako. Ang bait naman ang nakausap ko na taga-building namin. Yun pala, sila yung mga Marian devotees din na nag-jo-join sila ng 2,000 Hail Marys every first Saturday of the month. Tapos sabi ko, tama-tama naman. I was led to them na may kotse at saka payag agad. Nung sinabi kong meron kami yung darating ng aming rector at yung nga installation ng Mama Mary, sabi ko, sa Bridgeport, Connecticut. Tapos, payag agad sila kahit na short notice lang ako. Siguro 1 week notice lang ang ginawa ko sa kanila. Tapos, yun, nag-drive kami papuntang papuntang Assumption Church. At lima kami, isang kotse kami. Tapos na-meet namin si Father Nante. Tapos marami na ako ngayon. Kasi post ako ng post, yung share ako ng share. Nakikita ko, nag-share sila sa mga post ko about itong Our Virgin Mary. Kaya marami na ako ngayon. Marami na ako napakilala na sa kanila about Our Lady of Antipolo. Kilala na nila. Pati si Father Nante, nakita ko minsan sila, nilalike na rin nila yung mga posts ni Father Nante. Kaya nakapropagate din ako ng Antipolo. O ang aking message ay very profound na talagang maniwala tayo at makinig sa Diyos at saka kay Mama Mary dahil talagang nandyan siya. Patunay ko talaga na naranasan ko na talagang napakabait niya at siya ang ating mother at saka kung lalapit tayo sa kanya, hindi tayo niya bibiguin. Nakita ko talaga na sa lahat ng mga prayers ko, tuwi akong magdadasal ay sinasagot niya at saka napipil ko ang presence niya. Kaya parati tayong magdadasal sa kanya at yun din ang aking payo sa anak ko kasi minsan ang anak ko nagsasabi din sa akin ng problems niya. Wala ako sinasabi sa kanya kundi pray at saka mag-devotion ka, sabi ko, kay Mama Mary. Kaya yung anak ko nasa California siya, nasa Los Angeles siya. Kaya sumusunod siya sa akin at saka yung sa mga kaibigan niya, nakikita ko talaga na sa pagsasalita ko na I can emote at saka I can talk talaga from the bottom of my heart na tungkol sa aking devotion kay Mama Mary. Talagang ako ay talagang paniwala sa kanyang kakayahan. Nothing is impossible with God and Mama Mary. Talaga, thank you po Mama Mary. Muli, ako si Remy Torquator Alvir, deboto ng Birhen ng Antipolo, at itong aking kwentong Antipolo Pilgrimage. Ikaw, anong kwento mo